Handa na ba kayo mga bata sa bago nating aralin? Opo, teacher. Saan ang larawan mga bata? Ano-ano ang iyong nakikita? Mga bulaklak po, teacher. Puno. May bahay. Mga halaman po, teacher. Magaling. Makulay ba ang iyong mga nakikita? Opo, teacher. Tama. Makulay ang kapaligiran. Sadyang kay sarap tingnan ang mga ito. Ngayong araw, pag-aralan natin ang mga hugis, linya, kulay at tekstura na makikita sa ating paligid. Ang ating kapaligiran ay maraming iba't ibang hugis, kulay, linya at tekstura. Ito ang nagpapaganda sa ating kapaligiran. Natatandaan niyo pa ang mga iba't ibang hugis? Opo, teacher. Sabihin ang hugis na ipapakita ko. Tatsulok. Parihaba. Bilog. Parisukat. Biluhaba. Iba't ibang uri ng mga kulay, sabihin niyo sa akin. Dilaw. Pula. Berde. Kahel. Lila. Kayumanggi. Asul. Rosas. Magaling mga bata. Ngayon, alamin natin ang mga tekstura ng mga bagay. Ano nga ba ang tekstura? May mga bagay na kapag hinahawakan natin ay magaspang, tulad ng pinya, unan, malambot, bato, matigas, mansanas, makinis. Meron naman tayong mga uri ng linya, zigzag, pahigang linya, pahilis na linya, pakurbang linya, at patayong linya. Marami pang mga bagay na iba't iba ang kulay, hugis, tekstura at linya. Halika, alamin natin ito. May mga bagay na kulay dilaw na ating nakikita sa paligid tulad ng araw, mangga, saging, keso, bulaklak. Kulay pula naman na ating nakikita sa paligid tulad ng puso, cherry, mansanas, ketchup, lipstick. Halimbawa naman ng mga kulay berde na ating nakikita sa paligid, damo, repolyo, palaka, ampalaya, tipaklong. Kulay kahel na ating nakikita sa paligid tulad ng carrots, isda, truck ng bombero, orange, at bola. Mga kulay lila na ating makikita sa paligid tulad ng talong, ubas, sibuyas, paro-paro, ube. Halimbawa naman ng mga kulay kayumanggi na ating makikita sa paligid tulad ng kahoy, oso, tsokolate, kahon, unggoy. Mga halimbawa naman ng mga kulay asul na ating makikita sa paligid tulad ng dagat, sombrero, pantalon, blueberry, ulap.
mga kulay rosas na ating makikita sa ating paligid tulad ng cake, baboy, laso, sorbetes, flamingo. Umako naman tayo sa mga bagay na may iba't ibang hugis. May mga bagay na hugis bilog tulad ng sidi, araw, rilo, bola, orange. Mga bagay na hugis at sulok tulad ng payong, keso, tent, party cups, pyramid. Mga bagay na hugis pahirihaba tulad ng pisara, libro, telebisyon, sobre, pintuan. Bagay naman na hugis parisukat tulad ng bintana, kahon, picture frame, throw pillow, dice. Mga bagay na hugis biluhaba tulad ng talong, pinya, kapsul, itlog, football. Mga bagay na magaspang tulad ng pinya, lubid, gulong, kahoy, hollow blocks. Mga bagay na makinis tulad ng CD, baso, salamin, mansanas, plato. Mga bagay na malambot tulad ng throw pillow, tinapay, marshmallow, gelatin, bulak. Mga halimbawa ng mga bagay na matigas tulad ng mesa, bato, pako, kahoy, hollow block. Ating tandaan, alagaan natin at pahalagahan ang mga bagay o mga tanawin sa ating paligid. Dahil ito ay bigay ng Panginoon sa atin. Pahalagahan din natin ang mga bagay na gawa ng tao at alagaan natin ito dahil ang mga ito ay malaking tulong sa ating pamumuhay. Punta tayo sa ating mga gawain. Iguhit ang linyang hinihingi. Linyang patayo, linyang pahilis, linyang pahiga, linyang sigsag, pakurbang linya. Pangalawang gawain, bilugan ang mga bagay na kapareho ng hugis sa kaliwa. Pangatlong gawain, ikahon ang tamang larawan ayon sa kulay. Hello mga bata! Kunin ang iyong worksheets at sagutan ang mga sumusunod na pahina. Sa pahina 25, 26, at sa 28. Mga bata, gawin ng maayos at maganda ang inyong mga gawain ha. Paalala mga magulang, gabayan at tulungan ang inyong mga anak sa paggawa ng gawain.
tanungin muli ang mga anak ninyo tungkol sa mga katangian, mga bagay na nakikita nila sa paligid ayon sa linya, hugis, kulay at tekstura ng mga ito. Pwede kayong magbigay ng mga halimbawa ng mga bagay na nakikita at nahahawakan nila sa inyong bahay. Ipalarawan at ipatukoy lamang sa kanila ang mga katangian ng mga ito upang mas maintindihan palalo nila ang aming pinag-aralan ngayon. Yun lamang! Mga bata, laging isa puso't isa isip ang lahat ng inyong natutunan. Gamitin lamang ito sa maayos at mabuting paraan. Hanggang sa muli, paalam muli mga bata! Paalam!